Naimbagnal daw mga lakay. Ang Taiwan-based motorcycle manufacturer na SYM ay matagal-tagal na rin namang naghahatid ng mga modelo ng motor na base sa sarili nilang disenyo. May kalakihan ang market nila sa Europe pero kasama rin sa focus nila ang Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. May isang poging motor na inilabas ang SYM na bagaman wala pa dito sa Pilipinas ay kinakikitaan na ng potensyal na magugustuhan nating mga Filipino riders. Ito ang SYM DRG 160. Ayon sa website ng SYM, sa motor na to nagtatagpo ang Western art at Eastern culture. Kitang-kita naman sa design, 'di ba? May pagka-Italian inspired yung modern aspects ng forma niya, pero mukha rin siyang dragon na isang cultural mythical creature sa Asia. Ang poging motor na to ay may 158cc fuel-injected liquid-cooled single-cylinder engine. It produces 14.6 horsepower at 8,500 RPM and 15.44 Newton-meters of torque at 5,500 RPM. Sa timbang na 132 kilograms, masasabi kong maaasahan mo siya sa angkasan at sa ahunan considering na may kalakasan ng torque niya. Euro 4 compliant nga pala siya. Meron din siyang zero resistance starter and generator na tumutulong sa mas mabilis na pagsa-start ng engine sa lahat ng klase ng atmospheric at weather conditions. Sinamahan din siya ng state-of-the-art design ng SYM na anti-lift engine hanger system na nagpapanatili ng magandang balance at handling. Dinisenyo yan para mapanatili ng rider ang pantay na weight distribution ng motor lalo na sa high speed at sa mga bangkingan. Less wiggle sa manibela at less vibration sa kabuuan ng motor. Meron din siyang eco-friendly start-stop system. Mamamatay ang makina after 3 seconds na nakahinto ka at naka-idle. Tapos pagpihit mo ng sinilyador, gamit ang isang brushless motor, agad a-under yung engine. Kiniklaim ng SYM na very responsive ang start-stop system ng DRG 160. Walang delay, pagpihit ng sinilyador, andar agad, takbo agad. Ang fuel tank capacity niya ay 7.4 liters at ang isang litro ay kaya kang dalhin sa layong 40 kilometers. Yung mga gulong, 120 over 70 sa harap at 130 over 70 naman sa likod. Parehong tubeless at 13 inches ang diameter ng mags. Medyo pinaiksi ang distansya ng dalawang gulong niya for better handling and swiveling. So kung nasa biglaang sitwasyon ka na kailangan mong igewang-gewang yung motor, hindi ka mahihirapan dito. Idagdag mo pa yung idea na bagay sa lapad ng buong motor yung lapad ng gulong. Poging-pogi. Yung mga preno, parehong hydraulic single disc sa harap at likod. Pareho ring naka-ABS. Sarap, diba? Kung suki ka ng panic braking, malaking tulong sa'yo to para sa safety mo. Front suspension, telescopic fork. Rear suspension, monoshock na medyo naka-offset sa left side ng motor. Well, hindi pa naman natin to nasusubukan kaya hindi pa natin masasabi kung mas may stability ba siya kumpara sa standard configuration ng rear suspension na ginagamit sa mga nakasanayan nating scooters. Pero ang masasabi ko lang, ang laki ng inambag ng rear suspension sa overall na forma ng DRG 160. Ang sarap sa mata. Wala kang nakikitang telescopic coil springs sa gilid sa bandang likod tapos kitang-kita mo yung underneath niya. Adjustable nga pala yung rear suspension. Lahat ng mga ilaw niya, headlight, taillight, park light at turn signals, lahat LED. Napansin naman siguro nating lahat na yung forma talaga ng scooter na to ang isa sa mga pinaka-asset niya. At para sa akin, yung shapes and placing ng mga ilaw niya panalo. Sadyang pinag-isipan talaga para makaakit ng mga mata. Yung cuts, lines, curves and edges ng fairings may continuation papunta sa mga ilaw. Yung headlight, projector type. Yung taillight, honeycomb yung pattern at ibinase sa mata ng dragon. May integrated hazard lights na rin siya na nagiging popular na sa mga naglalabasang scooters ngayon. Yung handlebar nito, naked. Similar siya sa hulma ng handlebar ng SkyDrive Crossover. I think sinadya nilang medyo itaas yung handlebar for better handling during off-road ride. Isa rin to sa nag-aambag sa maangas na forma ng DRG 160. Yung pagiging naked at straightforward ng handlebar niya. Yung dashboard, maporma. Isang malinaw at crisp na LED display. Take note, LED ha, hindi LCD. Kaya ang ganda ng illumination. Ang lakas maka-premium. Auto dimmer din yan. Kusang nag-a-adjust yung brightness depende sa liwanag ng paligid. Mas matingkad ang sikat ng araw, mas itataas niya rin yung brightness ng display para always visible. Kapag masyadong madilim sa paligid,
Ibababa naman niya yung brightness ng display para hindi ka masilaw at hindi makompromise yung vision mo sa kalsada. Ewan, pero siguro nakakatipid din siya sa baterya dahil doon. May gulay board ang scooter na to. May mapaglalagyan ka ng pinamalengke mong karne. Karne na ilalagay sa gulay board. Parang medyo awkward yata. Well, sa mga hindi nakagets, joke yon. Kung natawa ka, subscribe ka na. Pero kung hindi ka natawa, subscribe ka pa din. Alright! Like and follow mo na rin yung Facebook page natin. So, going back, pag-usapan natin yung seat height. 803mm. Sa height kong 5'8", hindi naman ako pandak. Pero sa tansya ko, tingkayad mode ako dito. Pero dahil naalala kong adjustable yung rear suspension, baka hindi lang tigas o lambot ng talbog niya ang binabago nun. Baka sakaling mapababa rin yung seat height niya ng bahagya. Well, marami namang paraan dyan gaya ng pagtatabas ng upuan. Sa ilalim ng upuan, makikita ang isang compartment na may kaluwagan. Hindi ko nahanap yung impormasyon sa eksaktong sukat ng espasyo niya. Pero as reference, kasya ang isang half-face helmet, isang makapal na kapote at isang pares ng gloves. At may hidden hook nga pala siya para sa ekstrang helmet o ekstrang supot ng pinamalengke mo. Siya nga pala, hindi ko nabanggit kanina, yung kargahan nito ng gasolina similar sa Yamaha Gravis. Nasa bandang harapan kung saan nakasanayan nating makita yung bulsa ng mga scooters. Sa bandang likuran, ang angas niyang tignan. Wala ka nang makikitang extended fender kasi hindi na niya yun kailangan. Naka-tire hugger na kasi siya. Sharap! Pasok na pasok sa panlasa ko ang pormahan ng SYM DRG160. Sa harap, likod, kaliwa, kanan, sa lahat ng anggulo, wala akong maipipintas sa forma niya. Well, appealing na 158cc siya. May kalakasan ng makina. Pero I think ang pinaka nakakaakit sa kanya ay yung forma niya. Sporty, elegant, aggressive, premium. Tapos idagdag mo pa yung mga features na binanggit ko kanina. Sa design pa lang ng looks ng isang motor, makikita mo na kaagad kung anong purpose niya. Pero itong scooter na to, parang masarap sa cruising, masarap i-top speed sa maluwag at diretsyong kalsada, masarap sa bangkingan, masarap sa off-road, masarap sa angkasan at ahunan. Ganyan ko siya mailalarawan. Tulad din ng iba pang brands na may market dito sa Pinas, ang SYM ay nagsisikap makipagsapalaran sa merkado kung saan labis na tinatangkilik ang Big Four. Kahit sino naman sigurong negosyante gustong manguna pagdating sa sales, di ba? At nakikita kong kung ipapasok ng SYM ang DRG160 dito sa Pinas, makakatulong to para maibaling sa kanila ang atensyon ng ilan sa mga nakakarami pang Filipino riders. Sa pamamayagpag ng Aerox, NMAX, PCX, ADV, hindi masama kung magbakasakali sila na ipapansin ang mga scooters nila na mas dekalidad at mas may potensyal kesa sa mga scooters nila na nandito na. Pero bakit hindi nila yon ginagawa? Well, hindi natin alam. Ako po si Iki at ito ang Narod TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.